Nasubukan niyo na bang magbakasyon ng isang araw lang, Biyeros? Tipong mabilisan lang pero pwedeng makarami. Tayong magandang corals, and tayong magagandang isda, malalaki, maliliit, makukulay, black and white, you name it, they have it. Lalarga sa umaga, kakain habang nasa daan, at saktong pahinga sa hapon. Ang goal, sulit at siksik na bakasyon sa loob ng isang araw. G ka ba? Kakayanin nga ba? At ang mas importanteng tanong, saan magandang gawin yan? Tara sa isang dinarayang isla sa Davao del Norte. Sama-sama tayong gumala sa Island Garden City of Samal. Mula Maynila, halos 2 oras ang lipad papuntang Davao. Pero mula sa airport, aabutin lang ng 10 to 15 minutes ang papunta sa ferry port na tatawid sa isla. 24/7 ang mga ferry na ito, kaya siguradong may masasakyan papuntang Samal Island. Ang pamasahe, 470 pesos round-trip fare para sa light vehicles. Pero huwag na kayo matulog, Biyeros, dahil hindi kayo maiinip sa biyahe. After 15 minutes, nasa Island Garden City of Samal na kayo. Isa sa ipinagmamalaki ng Samal Island, ang kanilang matatamis na mangga. Kapansin-pansin na may mga manggang may batik-batik o kaya naman ay hindi makinis ang balat at hindi raw ito gaanong mabenta para sa iba. Kaya naisipan ni Nanay Amarilis na gumawa ng produkto mula sa mga manggang yan. Ikaw yung may-ari ng mango plantation and you have like this, ganitong itsura, kawawa ka, oh. Kasi lugi ka, kasi you cannot command a good price. Okay. Usually, iniiwan yan or kasi kung sa kadami or binibili ng buyer sa mga growers in a very, very small amount. Kasi hindi namin tinatawag siya reject. Sorry, kasi when we say reject, parang hindi na makain. Right. Pero yung right term niya is undervalue. Ang kanilang unang produkto, mango chili sauce, na masarap daw na sausawan. Kasi meron siyang ano po eh, yung tamis ang hang. Yes. Na feeling ko favorable sa mga Pilipino. Yes, yes. Saan po binabagayan yan? We have the chicken buffalo wings. Ah, doon niyo po inilalagay? Yes. Sa part and of the marinade? Yes. Oh, ah, okay. Pagkaluto. Or pagkaluto na. Ah, okay. And this one for the chicharon ng aking members sa aming organization. Ito mango skin din po ba ito? Pork na po ito. Yeah. Pork na po ito. Okay. So ilagay mo siya dyan, i-dip mo. Any fried foods, especially lumpia, pizza pwede, lechon manok, lechon baboy. Ito yung mango leather. Pero hindi po siya ginagawang wallet or... Ay, hindi. Okay. Kasi parang leather kasi siya. Mango leather kasi ang tawag, kaya akala ko balat ng mangga ang gamit. Sorry naman po. Mula sa laman o meat na kadalasan ay natitira mula sa paggawa ng dried mangoes, biniblend ito ni Nanay Amarilis bago ilagay sa dehydrator. After 8 hours, tada! Ayan na ang mango leather na nakakain. Oha? Gets ko na, ma'am. Okay. May produkto na to, pero sa ibang bansa. Yes! Yes, yes, I know. Paborito ko to dati. Teka, ma'am. Let me guess. Ang title na ito, Alamango. Mango Alamango. Ah, okay. Okay. Malapit, no? Malapit na po. Oh, sana nanalo. Kung ang mangga laging present dito sa Samal, aba itong pupunta namin, naglalaho raw? As in, lulubog, lilitaw, Biyeros. Tinatawag lang itong vanishing island, yung mga turista na foreigner lang ang nagtawag nito, but known as vanishing island kasi pag low tide, lilitaw yung sandbar at pag high tide, mababanis po yung sandbar. From the barge po, that travels sa more or less 10 minutes, papunta pong staging area, doon po magre-registered na mga names, doon po magbabayad lahat. At from staging area going to vanishing island is more or less 5 minutes po yung boat travel. Isa pang madaling puntahan, ang Sanipaan Marine Park. Parte ng Sanipaan Marine Park ang vanishing island. Kasama rin sa park ang mangrove area na ito. Isa ito sa mga pinoprotektahang lugar dito sa Samal Island dahil sa mangroves dito. The entrance fee is 20 pesos each and for the environmental users fee is 50 pesos each and for the boat hire is 400 good for 5 packs back and forth for 3 hours.
saktong Tampisao na may perfect view. Kapag high tide, pwede rin mag-snorkeling. Kung low tide naman, makikita nyo ang mga lokal sa paligid ng sandbar. Ang sea urchin po is additional income po yung mga residente ng Samal, particularly Barangay Tambo. Nangunguha po yung mga tao para maibinta po ng mga turista kasi marami pong turistang nagre-request po ng sea urchin para matikman po nila. Don't worry guys, ituturo ng boatmen at locals kung saan safe lumangoy. Kung may lugar na madaling dayuhin, aba, meron ding may konting challenge. Mga adventure seeker, taas ang kamay! Ito ang Tamburong Cave sa Barangay Umbay. May lalim itong 110 meters o 360 feet. Aba, halos isang building na may 30 floors, Beheros! Dahil legit adventure seeker ako, subukan ko kayang pumasok ng kuweba kung saan kailangan mag-rappel pababa. Ginusto ito ng producers ko, Bieros. Wala sa taas pa lang, amoy na amoy mo na yung guwano ng mga paniki. Instant bonding kasama ang mga paniki, Beheros. Gusto niyo yarn? Adventure na nga pababa, adventure pa paakyat. Load slow, hindi lang. Magaan lang ako. Dahil buong barangay ang hahatak sa inyong pataas. Okay na! Yay! Pero kung ang gusto niyo naman ay main character sa tubig, aba, ito na yon. Sa freediving, walang hingahan sa ilalim ng tubig. Maswerte kami dahil ang mga kasama namin expert sa ganyang gawain, ang unang certified freediver mula sa tribo ng Sama, si Kuya Imam Gulisan. Ano po yung pinakamalalim nyo? Sa record talaga, 67. 67 then, meters? Meters. Oh my goodness. Kapag normal fish... hunting lang or spear fishing, ano po normally yung depth na pinupuntahan nyo at gano'ng katagal ho kayo sa tubig? Ano, 25 lang. 25 minutes? Bago maging certified freediver, spear fishing ang ikinabubuhay ni Kuya Imam. Lagpas 50 years na rin niya itong ginagawa. Bakit niyo po pinili ang spear fishing, which is feeling ko mas mahirap, kaysa sa fishing na, uy! Meron akong bangka, meron akong net. Bakit, ba't, or nagagano'n din po kayo? Lahat ng paraan ng pag-fishing na naranasan ko na rin. Tapos gano'ng katagal ngungap ko pa kayo at nasa ilalim ng tubig para nakabalag ng gaan tayo? Mga 3 minutes. 3 minutes. Pinakamatagal na yon. Mukhang mapapalaban ako kay Kuya Imam, ah. Wala nang atrasan to. Nandito na rin lang tayo eh. Dahil panahon ng habagat, medyo malakas ang alon. Ang tanong, masabihan ko kaya si Kuya Imam sa ilalim? Ang sagot, mamaya na. Dahil napalilibutan ng tubig ang Samal Island, may iba pang water activities na pwedeng subukan, tulad na lang sa beach resort na ito. Meron po kami 2 package rates for our day tour. Una, with set lunch po siya for adults, that's 1,000 pesos. And then for kids, from 5 years old to 11 years old, that's 750. And then the other one, that is without set lunch, 550 for adults, 450 for kids. They all have the same inclusions, entrance fee, welcome drinks, the use of kayak and pedal boats.
mag-extend ng bakasyon. May mga kwarto rin sila at iba pang amenities para sulit ang experience bago umuwi. Pero hep, bago umuwi, dapat may pasalubong na bitbit. Hindi lang pasalubong ang maiuwi niyo mula Rito Beros. Busog na dyan din. For 1,059 pesos, kasya na sa 8 hanggang 10 tao ang kanilang seafood platter. Pasok sa budget? Kumpleto yan ha. May guso o yung lato. Kinilaw na tuna. Grilled tuna belly at panga. Siyempre, may hipon at pusit din. Sa mga pasalubong naman, bida pa rin ang mga local farm harvest ng isla. Yung mga local farmers naman natin is nagpuproduce sila ng squash. That is why we are also producing this squash piaya. We are producing mango donuts natin kasi one of the products ng Samal Island is mangoes. We have this ordinance here sa Samal Island na bawal pumasok yung mangga from other na mga places. And we are doing that to preserve actually the quality ng mga mangoes na napuproduce dito. Who doesn't love donuts? Di ba? Sino bang ayaw sa napakasarap ng texture ng tinapay ng donut? Soft, chewy, sweet dahil nga may mangga. If you're craving for fruits and if you're here in Samal Island, siyempre, atubagin nyo na, prioritize yun yung mangga. Kasi special nila yan. At lumalabas ang sarap ng squash dahil may tamis. At masarap na pasalubong. Just giving you pasalubong options kapag bibisita kayo this side of Mindanao. Sama-sama pa rin tayong gagala sa Samal Island, Biheros. Sa isang araw na paglilibot, napakarami na ang pwede niyong gawin dito. Kanina, kakwentuhan natin ang spearfisher at free diver ni si Kuya Imam. Kapag normal fish hunting lang or spearfishing, ano po normally yung depth na pinupuntahan nyo at gano'ng katagal ko kayo sa tubig? Ano, 25 lang. 25 minutes? Hindi. 25 meters. Pinakaano na yan, normal na yan. Ito yung gusto ko rin malaman. Kapag 25 meters, hindi kayo gagalaw para yung mga isda hindi rin matakot sa mga movements? Hindi kami talaga, kumikilos. Kasi hindi kayo kumikilos? Alam namin yung karakter ng isda kasi pag kumilos ka, yung isda gagalaw yan. Coral wall ang makikita ng mga susubok ng free diving sa marine sanctuary na ito. Dahil may kalakasan ng alon at rock formation ang nasa ibabaw nito, kailangan gamayin muna namin ng pagsisid. Delikado ito kapag hindi naging maingat. Subukan natin? Sige. Nice to, get different, I guess, views and lessons from different instructors dahil meron parati akong napupulot na bago. In this case, ang ganda ng kanyang mindset, don't think about the numbers, just enjoy, kasi the more that you enjoy, the lesser the time that you tend to think about, running out of oxygen, running out of breath. Ang sarap ng experience ng both old-fashioned, traditional, and at the same time, modern way of freediving na nag-intersect. Alamin natin ang dahilan kung bakit may masaganang ani ng prutas ang Davao City. 120 pesos ang day tour fee, habang 200 pesos naman para sa night tour sa Monfort Bat Cave Sanctuary. 2010, nang igao dito ang largest colony of Jeffrey's Rosette Fruit Bat ng Guinness World Records.
Ang mga panig na yan ang dahilan ng masaganang ani ng prutas sa Davao City. Sa pagkain ng mga paniki ng prutas, napopollinate ito o natutulungan upang mamunga. Ang mga buto naman ng prutas na tinatapon nila sa lupa, pagkatapos kainin, tumutubo at namumunga rin. O biyahero tip, pwede niyong ihuli ito sa inyong itinerary. Dahil nocturnal, mas lumalabas ang fruit bats kapag paggabi na. May oras pa sa hapon, may maiikutan pa sa Samal Island. Perfect spot para buong pamilya at magbabarkada ang kanilang day tour areas. At syempre, para sa fur babies din. Isa din sa mga dinarayo ng aming guest dito ay ang aming Kawa hot bath. Para suportahan ng mga mango growers ng isla, nakagawa na rin sila ng mango wine na pampasarap ng bestseller nilang seafood mix. Umuulan ng maga dito sa Samala. Habang walang ulan at magandang panahon, ikutin pa natin ang Samal. Sa barangay na ito, may makikita raw na higante sa ilalim ng dagat. Mabuhay! Madyaw sama! Tacloba tours naman ang maaaring subukan dito, Biheros. Anong purpose ng Tacloba? Anong purpose ng giant clams? Isa talaga sa purpose ng clams is indicator siya sa healthy reef. So, tumutulong din siya kung paano maging complex yung coral reef system. So, the more complex, the more diverse. Right. So, the more species present sa area. Ganun pala yun. Ngayon, alam ko na. Yeah. So, that's one part. Sa local community, sila nag-manage sa Tacloba Tours. So, it's a community-based ecotourism project here in Samal. What's in it for you? Ganito lang kasimple. Environment can survive itself. Pero ang human population, pag walang environment, lalo na sa panahon ngayon, hindi magsusurvive. Tapos, kung wala kang passion talaga, kung nagtrabaho dito, hindi ang trabaho nito pwede para sa'yo. So, nagsimula ko kayo dito sa area na to, which is, and then you said, like 11 kilometers from here, yeah. Nakatagpo kayo ng mga clams. Mga clams. Sorry, forgive my ignorance. Paano sila makakapag... Paano umabot? Travel. Oh, paano sila nakaka-travel? Magano ba sila? Kasi during spawning or during breeding. Is burgas spawner sila. Okay. So, release muna yung sperm, tapos egg. Okay. Then, through the movement and current, yeah. So nag-unite sila, nag-fertilize. So, doon sila nagta-travel. So yun ang para moving states nila. Travel sila. So tama yung sinasabi nila, it's the motion of the ocean. Motion. Yeah. Ay, magandang chorus. And I am magandang stamp. Kulay, black and white, you name it, they have it. So, I guess, you know, protecting the Tacloba has been working so far. Babalik tayo sa Samal Island, Biheros. Itodo na natin para sa huling ikot sa isla. Cliff jump na yan sa grotto o mas kilala sa tawag na Sabang Cliff. Walang entrance fee dito. Only talon at langoy na yarn. Nakalimutan ko na kung gaano kaganda ang Samal Island. Yung ganda ay... Okay, yung definition ko sinang ganda. Kasama na rin dyan yung convenience. Ang parati akong nagugulat, lapit lang sa Metropolitan, pero malinaw na ang tubig. If you've got a day to spare dito sa area na to, siguro you can try our itinerary this time around. Samal Island, I'm so sorry to almost forget about you. Now, you're here. And here. Mabilis, pero sulit. Siksik, pero nag-umapaw sa experience. Nakarami, sakto lang para sa isang araw. Sa dami ng stress ngayon, minsan yan lang ang kailangan natin. Isang quick break at getaway.
sa lugar that will take your breath away.